Hello ka, Mami. Homemade din pa naman ang naisipan kong gawin ngayon at ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong napakasarap at napakasimpleng paraan ng paggawa ng tinapa. Ang first step na gagawin natin ay ibabrine muna natin ang mga isda. Meron tayong sapat na tubig at nilagyan ko ng mga 2 kutsarang asin. Hinalo-halo ko lang para mag-melt yung asin at inilublob ang mga isda. Dito po sa Thailand, wala o mahirap hanapin ang galunggong at bangus, kaya naman Thai mackerel ang gagamitin natin. Pagkatapos ay ibabrine natin ito sa ref ng 4 to 5 hours or overnight. Sa akin, mga 5 hours ko lang ginawa dahil umaga ito at hapon ko naman in-steam. Bago ko isalansan sa ating steamer, pinahiran ko muna ng mantika para hindi dumikit yung ating mga isda. At mamaya po, paki-comment naman kung taga saan kayo para naman malaman ko kung saan nakakaabot ang ating mga videos. Maraming salamat po. Pagkatapos nating isalansan, tamang-tama, kumukulo na yung ating tubig at inilagay ko na yung ating mga isda. In-steam ko lang ng 7 to 8 minutes. Kung galunggong naman ang gagamitin nyo, siguro okay na yung 5 minutes. Kung bangus naman, siguro ay 10 minutes. Using the same kaserola, tinanggal ko lang yung tubig na pinag-steaman natin. Naglatag ako dyan ng foil. Naglagay ako ng mga kalahating cup ng bigas, 2 kutsara na puting asukal at tsaa. Kahit anong klaseng tsaa ay pwede nyo pong gamitin, huwag lang daw yung slimming tea at baka pumayat yung ating mga isda. Binuksan ko na ang apoy na mahina lang, ibinalik ko na yung isda at pinausukan ng mga 10 minutes. After 10 minutes, ganyan na po yung itsura, napakabango at amoy masarap na yung ating mga isda. Tinapang-tinapa na po yung ating mga Thai mackerel at ganito naman yung itsura nung ating pinagpausukan. Nasunog na po siya, kaya importante na maglagay tayo ng foil. Nagpainit naman ako agad ng mantika dahil excited na akong kumain ng tinapa. 2 lang muna dahil ako lang naman ang kakain. Nagprito na rin ako ng talong dahil ito yung bagay na bagay sa ating tinapa. Meron din tayong sausawan na toyo mansi at may konting sili. Kaya kainan na! Ayan, let's eat ka, Mami. Mukhang tinapa, amoy tinapa. At tignan naman natin kung lasang tinapa. Ang bango. Tinapang tinapa, mga ka-umami. Ang bango. Init pa. Fresh from the pausok, di ba? Tinapang tinapa. Sarap. Ang bango. Siyempre, the best ang talong sa ganitong tinapa at sausawan. Fourteen years akong nag-crave sa ganitong tinapa, mga kaumami. Napakadali lang palang gawin. Yung balat niya mag-crunchy-crunchy. At kung kayo po ay wala sa Pilipinas, itry niyo po ito. Hindi na kayo mag-crave ng tinapa. Grabe. Ang sarap. Bus agad ang kalahati. Masarap yung balat niya. Crunchy, crunchy. Crispy, crispy. Next time, pag may nahanap na tayong bangus at galunggong, subukan naman natin. I'm sure, mas masarap na naman. Grabe. At bagay pa pala ito sa ating buro. Tamang-tama, mayroon pa akong buro na ilalabas from the freezer.
bukas buro naman ang atong sausawan. Ay, grabe. Sarap. Nakakaiyak na sarap niya. Maanghang. Kabilang side naman. Ang sarap mga ka-umami. Ang sarap, napakalambot. Dahil bagong gawa, hindi pa siya naninigas. Katulad ng mga minsan, nakakabilita ng matigas na tinapa dahil matagal na siya sa palengke o sa tindahan. Grabe, nakaka-proud. Ito na yata ang pinakamasarap na naluto ko. Ubos ang isang piraso mga ka-umami. Muntik natin naubos ang isang malaking piraso. Ayan. So sana ay nagka-idea na naman kayo sa ating panibagong recipe. At kung namimiss nyo na ang tinapa sa mga katulad kong wala sa Pilipinas, subukan nyo po ito, napakadali lang, napakasimple lang. You can use mackerel kung wala kayong galunggong, gigi or bangus. Ayan, yun lang yung tatlong alam kong pwedeng nating gawing tinapa eh. Subukan nyo mga ka-umami, napakasarap. Hindi ka magsisisi. At kung nagustuhan niyo pong video, please share para magka-idea rin yung ating mga ka-umami na nakaka-miss ng tinapa o namamahalan sa mga tinapa sa tindahan. Paki-share po ang video, baka ikaw naman ang susunod na mapadalhan natin ng GCash. Thank you for watching!